Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kapalaran nyo ng person mo itong taong 2024. Meron din naman para sa mga singles. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang po. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pero syempre, uunahin ko muna yung card mo. Alamin muna natin, mamaya yung sa person mo. May posibilidad na baka magkapalit din kayo ng person ng cards. Kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Isang card na lang kailangan natin. Two of Swords, Page of Wands, Queen of Swords. Sa mga cards na ito, meron kang painful or stressful na decision na gagawin. Haharapin mo yung challenges na darating sa buhay mo. Hindi ka focus sa failure, kundi mas nagfo-focus ka sa tagumpay at saka sa mga chances na darating sa iyo. At saka ipinapakita rin na fair ka naman sa decisions kasi matagal ka rin namang nagtiis or matagal mo itong pinag-isipan. Sa career, ang ilan sa inyo, marami kang ginagawang paraan para magkaroon ng increase yung income mo. Ang ilan sa inyo, nilalakasan mo yung loob mo at saka dalawa ang career mo. Pwedeng may trabaho ka tapos may side business. At saka sa career, ang advice ng mga cards, kung meron kang dalawang pinagpipilian, piliin mo yung pang long term or yung career na gusto mo. At saka ang ilan sa inyo, kung naghahanap ka ng trabaho, merong person na magbibigay ng balita sa'yo na may gantong trabaho sa ganito, yung mga ganun ba. Pero huwag kang makontento sa balita lang, maghanap ka rin ng pansarili mo. Sa mga nasa relationship, para walang pagkalito, kailangan ng balanse at saka yung maging open ba yung communication niya ng person mo. Mukha kasing mas lalong napapalayo yung loob nyo sa isa't isa. Ang ilan kasi sa inyo, pinapakita ng cards na meron ng person na gustong mag-give up. Kasi dahil sa hindi magandang behavior, may hindi na pagkakasunduan. Ito yung additional card, Judgment. Mukhang pareho naman kayo ng person mo na pabigla-bigla sa decision. At sa huli, pinapakita na isa sa inyo ng person mo yung magsisisi na sana binigyan pa ng pagkakataon o kaya naghinay-hinay sa mga decisions. Pangatlong card mo na yan na talagang pinag-iisipan kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. At saka para sa ilan na nasa relationship, ingat din sa pagbibitaw ng salita. At para naman sa ilan na single, ang advice ng cards ay suriin mo muna yung sarili mo kung ready ka na ba talaga para magkaroon ng relasyon. Nakadalawang cards ka na kasi sa mga single na makakalimutan mo yung ipinangako mo sa sarili mo. Meron kasing potential person na magpapatibok ng puso mo. Ito yung card ng person mo. Four of Wands, Six of Cups, at the World. Sa cards ng person mo pinapakita na nagkaroon na siya ng recovery pagkatapos ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaanan. At tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong tagumpay na nangyayari sa buhay niya. Happy siya at saka payapa yung
pakiramdam at saka paligid. At saka naaalala ng person mo yung mga naging parte ng buhay niya. Posibleng family member na sana nakikita yung happiness niya or nakakamit na tagumpay. Sa financial, nakadalawang cards na para sa extra money, may progress, maganda tong mga cards na ito eh. Patungkol sa increase, yung mga hindi mo inaakala or inaasahan na darating na financial. Ang ilan sa inyo magpapatuloy na maganda ang kita. At saka ang ilan sa inyo yung financial na meron ka, hindi mo siya basta iiponin lang. Pararamihin mo. Single ka man or nasa relationship, merong past person na magbabalik sa buhay mo. Gustong makakonect ng person na ito kasi naigitan niyang maraming magandang nangyayari sa buhay mo. Yung panghihinayang ba? Single ka man or nasa relationship, nasa ibang bansa ka. Kaya hindi kayo nakikita ng personal ng person na ito. Itong The Temperance naman na additional card. Ano man ang mga desisyon na ginagawa mo sa buhay, huwag kang matakot sa anuman yung magiging resulta. Kasi may saysay yung paghihirap mo or pagtitiis. Kaya ipagpatuloy mo lang kung ano yung minamanifest mo sa buhay. Naka-apat na cards ka na, na yung mga pinapangarap mo ay nagkakaroon ng katuparan. Mukhang marami kang pinagdaanan na masakit at saka mahirap na sitwasyon. Kaya yung mga biyaya mo ay kumbaga nag-uumapaw. Ito yung advice ng mystical card. Go with the flow. Kuha pa tayo ng isa. Stay positive. Itong go with the flow, kung merong sitwasyon na hindi nagiging maganda yung resulta, next plan ang gawin mo. Kailangan mo magpatuloy para makarating sa destinasyon na gusto mo or hinahangad. Ito magkasunod lang eh. Stay positive. Pangalawang card mo na ito. Na kung positive ang mindset mo, anuman yung mga hadlang na dumating or darating, malalagpasan mo. Yung pagiging positibo, yan yung mag-uudyok sa'yo or magpapalakas ng loob mo. Na para magtuloy-tuloy yung pagkamit ng pangarap. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng celebration, engagement, wedding, pang long term na relationship na talaga yung gusto niya sa isa't isa ng person mo. Matibay yung relationship ng ilan sa inyo, mahirap matibag. 1717, this number is part of your spiritual strength. Ang ilang single naman, hindi ka mahilig sa party. Pero may mag-aaya sa'yo. At dun mo makikilala yung potential person. Ang ilang single, sa ibang bansa mo makikilala yung potential person. Ang ilan naman na nasa relationship, kahit nasa malayong lugar ka, kailangan alam mo kung ano talaga yung goal mo sa buhay. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nakadalawang cards na kasi na LDR ang relasyon. Kung ikaw yung nasa ibang lugar, humanap ka ng paraan na para makakonek sa person mo kasi naghihintay lang siya. Yun kasi yung masayang araw niya na kapag ka nagkakausap kayo. Ito naman yung cards para sa solution. The Tower in Reverse, Six of Swords, at the Moon.
ang ilan sa inyo base sa mga cards, merong sitwasyon na nung dumating na yung problema, hindi mo hinarap, iniwasan mo. Binigyan ka na ng warning sign, pero hindi mo to binigyan ng solusyon. Kaya, sa ibang parte ng buhay mo, nagkakaroon ng damage. Kung hindi sa present, sa future. Pero base sa cards, future na ito eh. Masosolusyonan yung problem mo, pero this time, huwag mo nang takasan. Kailangan ng effort. Para magkaroon din ng katahimikan yung isip mo at saka damdamin. Sa health, kailangan ng control at saka bigyan pansin yung kalusugan. Guys, huwag niyong pabayaan yung kalusugan nyo. Kasi yan yung tanging yaman mo. Tatlong cards na ito yung nagsasabi, oh, hindi maganda yung health mo. Huwag niyong i-ignore yung mga signs. Magpatingin agad. Sa mga single, bago mo questionin yung darating na potential person kung magtatagal ba kayo, tingnan mo muna kung kaya mo ba magbigay ng panahon sa kanya. Para hindi na maulit yung nangyari sa iyo sa nakaraan. Sa mga nasa relationship, kung nagdududa ka sa person mo, huwag ka muna makipaghiwalay. Kasi kailangan mo muna ng ebidensya. Ang ilan kasi sa inyo, magpapaabogado ka para maayos nyo yung gusot sa relationship nyo. Itong Five of Swords, ang ibig sabihin, gusto ng cards na magtagumpay ka sa mga pinaplano mo. Lalo na kung tingin mo na masyado ka na agrabyado sa sitwasyon. At ang advice ng card, magtiwala ka sa sarili mo at saka sa sitwasyon. Kasi magtatagumpay ka. Yun ang mangyayari.